Humingi po tayo ng karagdagang detalye kaugnay sa plano ng DPWH para tugunan ang problema ng matinding pagbabaha sa Metro Manila. Nasa linya po na nga telepono si DPWH NCR Director Reynaldo Tagudando. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat po. Sir, Director, mapapansin natin kahit sandaling ulan na nagkakabaha na tulad dito po sa Quezon City. Bakit nagkakaganito? Kaunting ulan lang, eh bumabaha na. Alam niyo, hindi lang ho yung proyekto na minamandali natin ang sandi ng pagbaha. Ano, ang nakikita kasi ho, yung mga proyekto na dapat tapusin ho namin ay may mga proyekto pa. Actually, marami pa na ongoing pa ho. At hindi lang ho yan, ang mga nakita rin ho namin mga post ng pagbaha ay mga basura na makikita nyo. Simple lang ho eh. May mga basura, minsan tatapos sa mga hindi. So yung tubig ko, hindi makapasok sa daloy ng tubig. Yung nakarang araw ho, nakita natin yung mga grasa na galing sa mga restaurant. Halimbawa sa Murat ho, magsasaniro ng pagtaan ng mga sa mga daloy ng tubig natin. Mm-hmm. On our part naman ho, tuloy-tuloy naman ho yung paglilinis natin, pagdidiklad at cleaning ng mga existing drainage facilities. And at the same time, yung mga insufficient drainage natin, outdated na, pinapalitan po natin. So yun yung mga ongoing nating mga activities ngayon ho. Okay sir, so sinasabi nyo, pinapalaki nyo o ini-improve nyo yung drainage. Pero sa ngayon, may drainage na, may madadaanan na po ang tubig ulan. Kaso, barado ito dahil sa basura at yun nga, sabi nyo nga, dito sa malapit lang dito, yung Morato, ano, na may maraming restaurant, barado yung drainage ng grasa na tumigas. Opo, tama ho kayo sa yung mga existing drainage facilities natin. Malakas ho yung siltation. Yung pagtatapos ng mga basura, yung nabanggit nyo kanina, yung pinaglutuan, doon lahat ho, pinatapos sa drainage natin. Hmm. So kami naman ho, tuloy-tuloy yung paglilinis mo natin. At in fact, sakusapin mo namin yung LGUs tungkol sa bagay ng huyan para tulungan na rin ho tayo. Pati na rin ho yung community at barangay, dapat ho, tumulong na rin ho sila at yung tamang paglalagay ho ng basura. So, paano nyo hinahati yung trabaho? Kasi ang DPWH, kayo ay gumagawa at nagme-maintain ng infrastructure. Pero halimbawa, sinasabi nyo, barado po yung infrastructure na drainage dahil sa basura at grasa. Kaninong responsibilidad yan? Well, pag nasa road ko, at yan po yung jurisdiction namin. Kapag madumi na ho, dapat linisin, lilinisin ho namin. At yung atin namang mga ongoing drainage project ay puro lahat po yan ay nasa national road. Okay, so nakikipag-ugnayan kayo sa LGU. Halimbawa, dito sa problema ng na lumitaw lang no na nung isang araw yung tumigas na grease o grasa galing sa mga restaurant kitchen dito sa restaurant row dito sa Morato at saka yung mga side streets nito. Ano ba yan? Hinahanapan na ba ng permanent solution yan? Kasi, kumbaga, ang lumalabas, itong mga restaurant na to ay tinatapon diretso sa kalye o sa drainage na dapat ay dinadaanan ng tubig ulan. Oo, at kami ho'y nagpag-ugnayan at magpag-ugnayan hindi lang sa Quezon City, pati na rin sa ibang LGUs, lalo na sa Manila din po, para maiwasan natin yung mga bagay na yan. Okay. Hindi lang ho yung tungkol sa grasa, pati na rin ho yung aming coordination ng paggawa rin ho nila ng mga drainage system sa mga local roads na kung saan yung iba nakatutok sa national road drainage system. So yun ang ginagawa namin. Okay, so pag-usapan naman natin ang mga projects mismo ng DPWH. So yung basura, itong problema ng grasa sa LGU sa dapat ang mag-asikaso niyan. Pero kayo, gumagawa kayong flood control projects, no? Itong mga projects na to? Pinapalitan niyo na ba itong sinasabi niyo outdated drainage systems? Inaayos niyo lang ba? Ano po yung actual activities niyo? Base doon sa study ng consultant namin, yung mga existing outdated na drainage facilities natin ay mga bukod sa outdated, tira at saka tilted po. Yun o yung mga pinapalitan namin. Kung mapupunahon ninyo,
ang dami mo namin ginagawa. Actually, may kisandaan mo yan eh. Minamadali nga ho namin yung iba, tapos na yung iba naman ongoing. So, yan ho yung minamadali namin matapos agad yung mga ongoing. Yes, itong mga ongoing nga na yun nga marami nakakapansin na tag-ulan na, no? Halos araw-araw na umuulan ay hindi pa tapos. Hindi ba kaya kayang tapusin ito nung summertime pa lang na hindi pa masyadong umuulan? Hindi ho kasi naman lahat sabay-sabay na ginawa natin ng January, February. Yung iba bago lang po natin ginawa. At well, aminin ko, meron din po tayong mga delayed projects sa babagitin ko no. Na dapat tapos na. Yung sa may timog, ano, so binibigan na lang ho namin yan hanggang katapusan ng July para tapusin yan. Ganon din ho yung sa may Quezon Ave, corner examiner. At delayed na rin ho yun. Kaya nga kinausap ko ho yung district engineer dyan na nag-implement sa mga project na madali ho yung mga proyekto niyan. So, okay. Yun ang ginagawa natin, sinututukan natin yung mga delayed project. Okay, so sinasabi nyo, itong drainage project dito sa Timog, yun nga, nagdudulot niya ng mabigat na trapiko. So sinasabi nyo, sa July, next month, matatapos na yan? Oo, at yun ang pinangako ng kontralista at binibigyan na namin siya ng warning. In fact, may mga dulot na kami sa kanila at dapat tapusin na niya yung trabaho niya. Okay, so may mga short-term projects kayo katulad niya. Meron naman kayong malalaking projects, yung long-term projects, katulad na itong land raising sa tabi ng Laguna Lake. Kasi alam natin na maraming bayan dyan, mga lungsod dyan sa tabi ng Laguna Lake na binabaha, no, taon-taon. Umpisa na ba itong Laguna Lake land raising project? Actually ho, hindi ko ho jurisdiction yung area yan. Ang pagkalam po, yung consultant ang gumawa niyan at tama ho kayo, it's a long-term project na flood control po yan. So, hindi ho namin directly sinusupervise ho yung lugar na yan. Okay, maraming salamat po, DPWH NCR Director Reynaldo Tagudando.